Ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Kaawa-awa naman ho. Yung isang bangkay na dadalhin na lang from funeraria, dadalhin sa bahay para iburol, na double deads. Ha? Aba eh, na-disgrasya po yung karo na maghahatid ng bangkay sana para sa ibuburol na yung patay. Yung patay lumabas sa ataol na tusok sa windshield ng karo. Ha? Labi ng isang lalaking ng bangkay ng isang lalaki na i-deliver na sana sa funeraria, tumilapon sa ataol at tumusok sa windshield ng karo matapos itong sumalpok sa isang dump truck. Driver at kasamahan nito sugatan sa insidente. Narito ang report. Nagtulong-tulong ang rescue team sa pag-alis sa isang lalaking naipit habang nakaupo sa harapan ng isang karo ng patay na bumangga naman sa isang dump truck sa kahabaan ng Quezon Avenue bandang alas 12:30 kaninang madaling araw. Ang kasamahan naman itong driver na nauna nang nabigyan ng paunang lunas matapos magkapasalang sa mukha dahil sa insidente. Wasak naman ang bumper ng sasakyan at basag at nagkalat ang salamin sa windshield nito. At ang matindi pa, ang sakay na bangkay ng karo. Tumilapon mula sa kabaong at tumusok ang ulo sa windshield ng sasakyan. Kwento ng driver ng nabangga nitong 12-wheeler, mula kanan ay nagsignal daw siya pakaliwa at dahan-dahan umanong tinungo ang U-turn slot. Pero bigla na lang daw sumalpok sa kanya ang naturang karo. Sila bumangga sa akin. Diretso po yan ang tulin. Binangga po ako sa wait. Mula raw sa Porac, Pampanga, ang truck na may lamang buhangin at dadalhin sana sa Pasay City. Habang ang karo naman i-deliver sana sa funeraria ang bangkay para iburol. Kaya po tumigil na po yung iba sasakyan eh. Pinagbigyan po ako. Ngayon ito po sobrang tulin. Depensa naman ang driver ng karo, hindi siya matulin sa pagtakbo ng sasakyan. Hindi ho kami mabilis magpatakbo kasi may speed limit ho ang St. Peter. Pero nang usisain pa ng media, wala na raw matandaan ang driver ng karo. Ano po nangyari po kanina? Wala na po sir pa akong malala, pasensya na po. Ayon naman sa isang testigo, mabilis lang ang naging takbo ng karo kaya bumangga sa pa-U-turn na truck. Itong nag-U-turn, ito ang bilis ng takbo talaga. Halos hindi na nakapambreno kasi umangat yung feet niya na eh. Kaya lahat ng ano niya, dito lahat yung persa sa una. Tapos parang nakaidlip yung driver eh. Halos hindi na siya nakapambreno. Dinala na sa pagamutan ang driver ng karo at ang kasamahan niyang pahinante na si Anthony de Guzman habang ang tumilapong labi ay muling ibinalik sa morgue para ayusin. Posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries at damage to properties ang driver ng karo ng patay. Erwin Tulfo, Radyo Pilipinas.